Restart ko lang itong video na to. Naputol kanina na walang signal. I-share ko sa inyo to. Ito daw yung mga ano, anak ng mga asong bundok. Ito si Puti, baka ito yung tatay. Yan, lalaki rin yan, no? Baka hindi nila alam kung sino talaga ang ama ng mga ito. Walang DNA testing ito. Baka sa pet genetics malaman. Pero yan, no? Oh, ang ganda, oh. Ganda ng mga tuta, ang lulusog, oh. Pinurgan nyo na to, ate? Oo, purgayin nyo kada dalawang linggo para mabuhay. Oh, every other week. Ano po, pwede yung mga combat rin kung wala kayong ibang mahanap dito. Or may mga pet shop. O pyrantel. Ivermectin po, pwede rin naman. Pero dapat ano, maingat kayo sa dosage nun. Ayan kuya yung ano-ano. Yung Mexican hairless ba? Yung galing din sa kabila? Ayan o, meron silang Mexican. Pwedeng ano, pwedeng videoan? Ganda o. So meron ditong ano, Mexican hairless, kasi yung sa Pumarada Resort, meron sila dati. Paris po ba yung nandun sa kanila dati? Oo. Ito, binibenta nyo? Oo. Para... Oh, ang ganda, oh. Eh, papi, pwede kong hipuin yung balat niya. Kakaiba yung balat nito, eh. Medyo mailap, no? Walang halo ito. Walang halong native. Oh, talaga makinis, oh. Walang halong native po ito. Ilang buwan na po ito? Baka meron po yan kasi nandyan lang yung aso eh. Oo. Kakaiba oh. Talagang hindi siya galis ah. Talagang ganyan talaga yung balahibo niya. Apo, masarap po siya hawakan, makinis. Masarap hawakan, makinis. Parang balat ng misis ko oh. Oh. Oh nga oh. Ang galing. Mga ilang buwan na po yan? Siguro mga tatlo. Tatlong buwan. Sana mabuhay, no? Sana hindi siya mapeste. Malakas na nga eh. Hindi niyo pa, pwede niyo kasi pabakunahan yan yung ano, 5-in-1 para po, para hindi matamaan ng mga parvo, mga ganun. Uso ngayon ng parvo eh, tsaka distemper. Malapit na po siyang dalhin doon. Sa Maynila po kasi yung pinapagdito. Ah, okay. Pero dito talaga siya nakatira. Hindi niyo naman pamimigay o bebenta, no? Paramihin natin yan. Ano pong, may lalaki kayo niyan? Babae yan eh, no? Ah, lalaki. May babae kayo niyan? Babae po doon. Sa kabila. Pagka siguro po, pagka nag-ganap na sila, pwede siguro. Oo, galing oh. Pero hindi nyo alam kung may lahing, ano yan, native. Oo, hindi namin sure eh. Bigay lang eh. Ah, bigay lang. Ibig sabihin marami silang paanak doon sa kabila. Pero, yung dati po niya namatay niya. Pero, ah. O yun, no? Talagang ano siya, oh. Biruin yan. Dito sa liblib na lugar sa Binangonan. Thank you po. Tuloy na po kami. Naliw kami dito sa mga ano, eh, asong bundok. So, yung mga asong bundok po natin, yung mga native, iba-iba naman ang kulay. Actually, maganda nga yan dahil maraming ano, eh. Maraming, ibig sabihin, yung genetics nila, very diverse. Hindi lang po kasi nauso ngayon dahil dun sa research ni Sir Tom Asmus na uso yung mga brindle. Tinatawag na witch dog, tinatawag na tiger dog, aso ng gubat. Pero actually, dito sa Luzon, marami pong aso ng gubat na iba-iba naman ang kulay. Ang ganda nga nitong kulay na to. Yung nabili ko doon sa mountain province, no, sa Benguet, from Ifugao family. Ganyan ang kulay ni Anop noon. Asong bundok din yon, hunter. Anop ang pangalan niya kasi sa language ng mga Ifugao, ibig sabihin ng Anop ay hunter. Ayun o, doon talaga sila nagtago sa mga mini kuweba nila. Dito na Kakatuwa naman dito, mga dog lovers din, kapitbahay namin. Okay lang po ba kuya pag lumipat na kami dyan at maraming aso kami? Apo. Hindi naman kayo maiingayan doon sa mga maraming aso. Mga aso po namin, dalawa lang ang aso namin doon. Lahat po yun, halos nagpa-ampon, mga pagalagala lang dito. Pati yan. Ito, mga... nag-ampon na lang kayo, nag-ampon. Okay. Ay, magsialis eh. Oo nga. Ampon na namin. Oo. At least pare-pareho tayo dito mga dog lover. Mahirap kasi pag kapitbahay ay hindi dog lover tapos makarinig lang ng mga kahol, 'di ba? Maingayan lang. Sige. Sige po. Thank you po. Ingat po kayo. Anong pangalan ng mister niyo, Ate Venus? Ito si Kuya Jabar, kasama namin sa bahay. Kuya, hindi pala, akala ko siya na 'yung asawa niyo. Si Kuya Jabar. Kamusta po kayo, Kuya Jabar? Gustong-gusto ko 'yung buhok niyo eh, para ano eh, para kayong foreigner.
Sige po, tuloy na po kami. Salamat. So, ito yung daanan papunta dito galing dun sa kalsada. Oh. Medyo umayos na siya ngayon kasi may nakatira na dito. Dati sila Ate Venus ay hindi naman nakatira dito. Kaya medyo mahirap pasukin to. Pero ngayon nilagyan na nila ng mga kawayan. Konting lakad lang naman papunta dun sa kalsada. Ang balak namin dito kapag lilipat na kami, kakalsadahan na lang namin to para madaling labas-pasok yung mga sasakyan. Ayan, parang gubat pa to, mga kawayan. Maraming mga tanim na kawayan kasi sa paligid kaya malamig. So medyo malamig oh. Pero yapon dyan. Ah. Ayun, nawalan kami ng signal. Bumalik ulit ang signal. Pasok na kayo? Silipin lang namin yun doon. Silipin namin yung isang pwedeng lagyan ng kalsada. Barlar pa ba ito ayan? Barlar pa ba ito ayan? Sige, dali. Sasar ako. Baka may dumaan. Ewan ko. Sako. Puno ng sinigwelas. Eh, para pwede itanim doon. Apo, pwede pala tayo ng gayon doon. Sinigwelas? Oo, sir. Oo. Sarap yan, eh, no? Uh-huh. Pagka yung medyo nabubulok-bulok na siya. Tamis. Yung ano, imbak. Imbak. Ayun. Ah, eto. So, may daan din dito. Papunta doon. So, pwedeng gawing right of way yan? May donate kaya nila yung kapiraso na para pasok ang sasakyan? Pag dito, mare siguro bibili tayo o makikipag-usap kay Atty. Ramos. Ayun ang kailangan na sa wala pa. Oo. Ito kaya rito. Mang Venus. Oo. Kina Mang Venus pala yun. Ayan, hindi yan. Hindi yan ang daan papunta sa atin. Nakikitaan lang po. Oo. Kamusta po? Hello po. Mukhang napagod kayo sa pagbibisikleta. Ayan, mga riders. Masarap kasi magbisikleta dito. Mga taga saan po kayo? Agad lang po sa Binangonan. Ah. Ayos, ayos. Nakakapagod po 'yan, eh, no? Ginagawa ninyo. Oo nga. Exercise. Ito, agad dito kay Atty. Ramos. Ah, okay. So, silipin lang namin dito yung pwede palang paglagyan ng isang kalsada papunta dun sa kapiraso ng lupang. Hindi namin ma-access from the top. Ma-access namin from here. Unless maglagay ng rappel pababa mula dun sa, ano, ayun, asong bundok nga yun ah. Pumasok sa bundok eh. Oo, oh, yung nanay nung nandun, no? Ang dami ng mga tuta, ang cute. Parang Belgian nga itsura eh. Sana yun? Diyan yung magiging daan doon pag pupunta. Ah, okay. So kanina, nandyan kami sa may burol na yan. Yan yung burol. Ayun yung puno ng kanlubang ba? Kalumpang. Kalamba? Kalumpang? Okay. Oh. Lahat na ng lugar doon sa Laguna. Sabi. Ayun yung asong bundo ko, mga Belgian. Oh. Oh, yan yung nanay ng mga puppies doon. Oh. Oh, naghahanap siguro ng pagkain yan. Pero... Naharapay siya muna natin sa Ross. May tatudo sa dulo doon. Ano no? Mohon? Saan yung mohon dyan? Dito talaw po yata dito. Ay, sabi mga kakawate niyo yung sarayo doon. Kakawate. So, kita nyo, laki ng drop, di ba? I-focus ko ng konti. So, kanina nandyan kami. Kita nyo, kung magkamali ka dyan, oh. Pwede ka pa naman sumabit sa puno, no? Kung magaling kang sumabit dun sa puno. Hindi ka mahuhulog, pero kung medyo mahinahin na yung kapit mo, hulaglag ka dyan, no? Medyo mataas-taas yan. Mga ilang stories na building din yan. Oh, hindi pa natin matanaw yung ilalim niya. Teka, punta tayo doon sa kinalalagyan nila dito para ma-appreciate natin yung danger. Dindo, wag! Wag, Dindo! Yung pamilya mo, isipin mo. Ayun o, teka, panik din tayo dyan. Teka, baka mahulog tayo sa mga talaiban. Ah! Kita naman eh. Ayan, yung ating muhon doon. Laki pa yung portion na yun. Ayun o. Yung nakuha nila doon. Ah.
May pula dyan. Saan yung puno na... Ayan po, ayan po, ayan o. Ito yung puno na titignan natin kanina. So hanggang dyan pa pala yung hangganan ng lupa namin. So kita nyo, no? Kita nyo yung bangin na yan. Lalagyan natin ng malaki yan. Manalo K9. Super Dog Nutrition is the best dog food in the universe. Lalagay natin malaking malaki yan para makita ng mga tao dun. Talagang ma-advertise tayo. Yay! Oh, talagang magandang advertisement yan, no? Lalagyan natin ng LED screen dyan para talaga yung mga tiga dito malaman nila kung ano ang best dog food in the universe. SDN, mga katropa peeps. Yan, magandang yan. Idea, di ba? Di ba? May mga kilala ba kayong may-ari ng bangin? Oh, so kung wala pa, at least ngayon alam niyo na. Ako po kilala niyo na. Akin po yung bangin na yun. Ano kayo malilibing natin diyan? Kuya, ano? Pwede tayong magsabit ng mga andiyan, no? Pwede natin ipauso yung ano doon sa may isang bayon. Sa Gada, yung mga hanging ano, hanging coffins, di ba? Para diyan may nakukuha tayo. Baka pwede nating gawin 'yon, no? Ano kayo magawa dito? Paki-comment nga sa baba, guys, mga super doggers. Kung ano magagawa natin, kung kayo magde-design ng Manalo K9, ano? I-design niyo, meron tayong resort diyan, meron tayong campsite, meron tayong mga kennel, syempre training grounds. Anong gagawin po natin dito? Pakibigyan nga po ako ng mga suggestion. Rappelling ba? May mga adventure tayo na ganun? Or slide? Maglagay tayo doon sa baba ng parang swimming pool, tapos may slide o kaya diving board. Ano bang mga idea maganda para sa bangin natin na to, mga super doggers? Atin to, gagawin nating Manalo K9 site ito. So, di ba? Wala pa ako nakitang ibang dog center sa buong mundo na may bangin. Kaya pag-isipan natin, no? Meron ba kayo mga andyan? Mga suggestions. Ayan. So ayan. So nakatungtong kami dito sa... Ayan, tigisa kami ni Dindo ng tungtungan. Ayan, si Kuya Greg walang tungtungan. Baka mataga mo dyan, Kuya Greg, yung pa ako, ha? Huwag mong tagain yung pa ako, kailangan ko yan. Ayan. Oops! Ayan, sige, ano, mag-surprise visit na tayo doon sa Manalo K9, sa Makamot. Ikaw, bro, uwi ka na ba? Opo. Sige. Baka daan muna kami doon sa Makamot. Ayun ang maganda palang view. Oh. Ayun, ito nyo yung puno ng kanlubang dito. Kanlubang nga ba? Kalumpang. Ah, kalumpang. Oh, hindi kalamba, hindi kalumpit. Kanlubang. Ah, ano ba? Kalumpang. Oh, bahala na. Basta yung puno. Basta yung puno na yan. Yan yung ano natin. Yan yung landmark ng area natin. Manalo K9. Ito lang ibebenta ni... Ano sabi mo? Uy, bebenta lang ito ni congressman eh. Di baga dumabili pa ako. Ah, sinong congressman may-ari niyan? Duwabit. Ah, congressman Duwabit. Kung binibenta niyo daw po ito, bibili ni Kuya Greg. Tumama ako sa lotong bahay. Oh, ganda rin lupa to, no? Oh, kaila congressman Duwabit nga pala nga yan, sabi ni ano, Ma'am Esra. Maganda rin, maganda yung lupa, mataas, tsaka mapuno. Sarap yung mga property na maraming puno. May mga manok ka ba, Kuya Greg? May mga manok ka? Doon mo. Ba't may bitbit kang ano? Ba't bitbit mo yan, inuman nila? Paano sila inuman ngayon yan? Dito, lalagay dito. Oo nga. Eh, ba't dala-dala mo? Nauuhaw na yung mga yun. Sir, nahingi ko lang ito. Sabi ko, wala ka namang alaging manok ako, marami. Ano, pinainuman niya yan sa mga tuta niya? May 45 siya dati. Baka tatayo na yun yung struktura, oh. Merong na nilagyan na ano? Sir, sa ano yan? Pundasyon? Solar. Ah, solar? Na-reject. Ano gagawing mga street lamp? Iilawan na to? Progreso. Na-reject naman, sir. Ah, hindi na kasi, tutuloy? Hindi pa natin kasi lugalo para widening. Ay, widening yan? Oo.
Eh ayos pala kung i-widening to. Para maging the long and winding road, widening road. The long and widening road. Nakikinig ka ba noon? Alam mo ba yung kanta na yun, Kuya Greg? Beatles, Beatles. Mahilig ka ba sa Beatles? Hilig mga utol ko. Anong hilig mong kanta? Tom Jones. Ha? Tom Jones? Spy on me, baby, satellite. Ah, ganun. Maraming mga kanta kasi. Sa video ako. Ah, video, okay? Ano po? Okay, sige bro. Paalam tayo kay Dindo. Ingat ka, brother. Oo. Hello, Adamski. Punta na ko yung makamot. Sige, yun lang po muna sa live natin ngayon. Baka mag-live po tayo sa Manalo kayo para makita nyo po yung mga kaganapan naman doon. Thank you po sa panonood.